mga Caps, muli ako si Valentino. At ngayon po ay kakabitan po natin ang ating timer dito po sa ating large oven control. Okay? Let's view it! Ito po yung ating mga gagamitin. Ito po yung ating digital tester, yung crimp tool, yung wire stripper, syempre ang wire, at saka yung ating digital timer. Okay, simulan na po natin. Ikakabit na po natin ang base. Ito po ang magiging holder ng ating digital timer. So, dito po natin siya i-position. Ayan po. Dito po natin ilalagay ang koneksyon ng kanyang power supply. Ito po yung neutral. Pero lagyan po muna natin ng terminal. Okay. And then, i-grip po natin siya ng ating crimp tool. Ayan po, para maganda po yung mga contacts at hindi po magkaroon ng distortion kapag po ating ginagamit na. Okay. Dito po yun yung kanyang neutral. Yan. Okay. Next po natin yung kanyang line. Meron din pong paraan. Strip po muna natin. Yan. Then, i-twist po natin yung kanyang wires para humigpit. At lagyan din po uli natin ng terminal. At saka i-grip ng crimp tool. Ayan po. Okay. At dito po siya natin ilagay sa kanyang isang linya sa line. Bali, i-push lang po natin yung kanyang pin para mag-open and then pag-release, close na po yan. So, ganyan po yung kanyang power supply connection. Okay. Prepare ulit tayo ng wire para naman po sa kanyang contact wiring. So, ganun din pong paraan. Strip natin ang wire, i-twist at lagyan ng terminal, tsaka i-crimp tool. Ayan po. Dito naman po natin ikakabit yung kanyang contact connection. So, ito po yung in at saka yung out. Ayan po. Then, ilagay na po natin sa kanyang base. Okay.
Ngayon, ikakabit naman natin yung kanyang neutral na wire sa kanyang power supply. So, dito po natin siya ikakabit gaya ng nasa diagram. Okay. Iyan po. Dito naman po tayo ngayon sa kanyang cut-off connection. Bunutin po natin ito, yung kanyang dating connection, para po natin i-bypass ang ating output papunta sa ating digital timer. So, ito po yun. Lagyan lang natin ang terminal. Yan. Saka po natin siya doon i-connect sa pinag-alisan po ng isang wire. Next po, ating pong strip ang tatlong wires. Ito po ang input ng contact ng timer number 1. Number 2 po ay yung input ng power supply ng timer. At number 3, yung pong main line natin. Okay? Then, atin po silang i-connect yung tatlo. Ayan po. And make sure na ito po ay mahigpit. At atin po itong i-insulate ng electrical tape. Ayan po. Now, iayos na po natin yung mga wires. Ilagay na po natin sa loob at saka lagyan ng cover. Okay. Next, yung naman pong papunta sa timer ay atin pong iayos para po maganda tingnan. Ayan po. Ayan po, ito na po siya. Nakakabit na po. Ayan, ito po yung kanyang mga breakers, yung contactors, yung ating timer. Ayan po siya. Ayan, may power na po. Nakaprogram na rin po yan dati sa ating unang mga video. Ayan, close po natin uli. Ayan po. So, ready na po yan. Okay, and close na po natin. O ayan mga kaps, tapos na po natin ikabit ang timer. Mamaya pong alas 5, mag-uuna po ito. So balikan po natin mamaya alas 5 kung mag-uuna po siya ng pusa. Okay, maraming salamat po sa panunod.